Hello po guys, part 8 na po. Thank you po for watching. Tapusin po natin to, sabay-sabay po nating kapulutan ng life lesson and motivation at pandagdag na rin po para mag-boost yung faith natin. Para po sa akin, ito pong number 8, part 8 na po to. Doon nga po sa ginagawa kong content na what is written truly happened. Para po sa akin, ito po yung kinausap po ng Panginoon si Abraham. Kasi si Abraham po matanda na, 95 na po yata siya o 90 years old. Tapos si Sarah po, si Sarai, yung kanyang asawa, 85 po yata o 90. Basta 5 o 10 years ang gap ng edad nila eh. Sa totoo lang po yung dalawang yun, magkapatid po sila. Ang tawag po ni Sarah kay Abraham, Panginoon. Eh matanda na po sila, hindi pa po sila nagkakaanak. So, nung nakipag-usap po ang Panginoon kay Abraham, pinangakuan po ng Panginoon si Abraham na magkakaroon siya ng anak at yung magiging lahi daw po niya ay kasing dami ng bituin sa langit. Which is nagkatotoo po, nagkaanak po talaga si Sarah. Tapos po, ang last part po nung sinubukan po ng Panginoon yung faith ni Abraham, parang hinihingi po ng Panginoon yung anak nila, ikaisa-isang anak niya yon. Nagkaanak din po siya sa kanilang handmaid, sa kanilang parang kasambahay, pero hindi niya po yung tunay na anak. Pinayagan po siya ni Sarah na magkaroon siya ng anak dun sa kanilang katulong. Kasi nga po, matanda na sila. Eh, siyempre, kailangan magkaroon ng lahi. Kasi galing po sa prominenteng pamilya si Abraham tsaka si Sarah. Si Sarah po parang lahi, para po siyang princess. Mayaman po ang lahi ni Sarah. Tapos si Abraham naman po ganun din po. Si Abraham po ang pagkakaintindi ko sa mga dokumentadong nagkwekwento ng mga mangangaral ngayong panahon natin ng pagkatao ni Abraham. Si Abraham po para po siyang mandirigma. Para po siyang isang para po siyang para siyang negotiator, para po siyang makapangyarihang tao na siyempre yung unang panahon po uso po yung tyrant, yung pasahan ng pinuno ng mga lahi-lahi. Parang mga hari-hari, parang lahi po ng ganun si Abraham. Tapos po nung sinubukan po siya ng Panginoon, iaalay na po talaga niya yung anak niya, kaisa-isa niyang anak. Sinubok po siya ng Panginoon, nagpakita po siya ng faith. Tapos po, hindi po natuloy yung pagpatay niya sa anak niya kasi nga po may dumating na tupa. Pinakita niya po sa Panginoon kung gaano niya kamahal ang Panginoon. At nagkatotoo po, dumami po ang lahi ni Abraham. Thank you po, hanggang ngayon po nangyayari pa rin yan. Sundan niyo pa po, marami pa pong kasunod. Thank you po for watching. To God be the glory po. Thank you so much po. God bless us all po.